Isang magandang araw pong muli at welcome sa Gio and Gwen Luck and Money Channel. Huwag mong gagawin ito sa iyong gate at bakod ng iyong bahay dahil baka malasin ka. Ang bakod ang nagbibigay sa atin ng privacy at nagiging dividing line ng ating private property mula sa outside world. Dito sa bakod, tumitigil ang good energy bago sila pumasok sa loob ng ating mga tahanan. Nawawala ang good energy kung ang bakod ay mayroong sira. Hindi magandang isagad ang wall ng bahay hanggang sa bakod. Ang paglalagay ng bintana sa wall ay magre-resulta ng intrigahan sa mga magkakapitbahay. Ang drainage canal sa harapan ng gate ay humahadlang para maging financially stable ang pamilya o malayong maging mayaman kahit pa magtrabaho na magtrabaho. Ang rule of the thumb, dapat ang gate ay kasing taas ng bakod. Iwasang maglagay ng bubong sa tapat ng gate na may korting kabaong. Balanse dapat ang paglalagay ng gate sa pagitan ng bakod. Kung ilalagay sa gitna ang gate, dapat ay magkasukat ang bakod sa kaliwa at sa kanan. Kung ang gate ay nasa gitna pero mas makipot ang kanang bakod kaysa kaliwa, maagang mamamatay ang misis ng tahanan. Kung ang mas makipot naman ay kaliwa, ama ang maagang mamamatay. Mas makabubuti na ilagay ang gate sa dulong kanan o dulong kaliwa. Kung mayroong dalawang gate sa iisang side ng bakod, magiging palaban ang mga anak sa head of the family. Ang bubong na butas-butas ay nangangahulugan ng financial difficulty ang magiging resulta sa pamilya. Ilan lamang po ito sa mga paniniwala tungkol sa gate at bakod ng bahay upang tayo ay hindi malasin. Be positive, stay healthy, and be happy. Maraming maraming salamat po.